Magandang araw po sa inyong lahat. This is Bandolino Channel and thank you so much for watching my video. On this video mga kanuns ay magre-react na naman si Bandolino Channel sa statement ni Senador Manny Pacquiao. Okay, so ito yung sinabi ni Sir Manny Pacquiao. Sabi niya, itong tatlo ang pinagpipilian ko. Either tumakbo sa highest position, magbalik sa Senado, or mag-give up sa politika. At yun nga mga kadudes, yun nga yung statement ni Sir Manny Pacquiao. So, isa-isahan natin gawa ng reaction niyan. So, simulan natin sa simula. Sabi niya, either tumakbo sa highest position. So, wala namang mas mataas sa Senado, di ba? Yun lang yung vice president at saka presidente. And of course, nasa balita-balita na din na tatakbo talaga siya ng pagka-presidente. But let's start with the vice president, if ever man na hindi siya tumakbo ng presidente. Sir Manny Pacquiao, based on my knowledge and opinion, you are not ready na maging vice presidente o maging presidente ng Pilipinas. Yan po talaga yung totoo at yun talaga ang nakikita ko sa'yo. Hindi ko alam kung ako lang yung nakaka-feel o nakakita ng ito, but then sinasabi ko po sa inyo, Sir Manny Pacquiao, hindi pasapat ang iyong kaalaman, ang iyong experience para maging vice o presidente ng Pilipinas. Yan lang po yung aking opinion ha. Yan lang po yung aking opinion. So, yun lang. And of course, kung if ever man na yung kontra mo sa pagka VP or pagka presidente ay sina Ping Lacson, sina Trillanes, si Lenny Robredo, sigurado akong mananalo ka. Either vice president or presidente. Yan talaga yung totoo, Manny Pacquiao. Pero kung tatakbo si Bongbong Marcos at saka si Inday Sara Duterte, yun lang. Doon tayo. Doon talaga na part, hindi ka mananalo sa kanila. Okay? Klaro-klaro. Kahit yung mga bagong magbo-vote pa lang, alam na alam eh. Nakikita nila yan. Kaya ito sinasabi ko sa iyo, Sir Manny, ha? Bilang isa ding Bisaya na kagaya mo. Talagang hindi pa talaga sapat ang iyong experience at saka yung knowledge mo para maging presidente ng ating bansa. Yung pangalawa ay magbalik sa Senado. Yan, Sir Manny Pacquiao, sigurado ako na mananalo ka pag tumakbo ka uli ng pagka-senador. Sure talaga ako dyan na mananalo ka. Sure na sure yan. Kasi alam ko sa darating na halalan, maraming oposisyon ang hindi mananalo. Sure ako dyan. Sigurado ako mga nasa 70% o to 90% ang mababawas sa mga oposisyon na yan. Sigurado talaga ako dyan. Yan yung mangyayari sa susunod na eleksyon. Charot, nanguhula, pero yun talaga yung opinion ko. At sa tingin ko yung mangyayari sa hinaharap. Di ba? But then, again, Sir Manny Pacquiao, pag tumakbo ka ulit, ha? Again ha, pag tumakbo ka ulit ng pagka-senador, mananalo ka. The third one, mag-give up sa politika. And yes to that, Sir Manny Pacquiao. Hindi ko naman sinasabi na hindi mo deserving maging opisyales ng ating bansa, Sir Manny. Pero ang sinasabi ko lang naman ay sa dami ng pagsubok na hinarap mo, mga experience na encounter mo sa larangan ng boxing, I think ito naman yata yung panahon para magpahinga ka, i-spend mo yung time mo sa sarili mo, sa pamilya mo, at sa mga relatives mo. Kasi noon, nakapokus ka palagi sa ano mo eh, sa training, di ba? Sa boxing career mo. Kaya yun nga, sinasabi ko sa iyo, this is the time na mas i-enjoy mo pa yung buhay mo kasama yung pamilya mo. Kasi kung papasok ka sa politika, I am telling you, hindi ka makakapokus sa ministry. Okay? Di ba? Di ba? Sabi mo pa nga, di ba? Gusto mong i-share yung words ng Panginoon sa ibang tao. And I'm telling you, you will be successful on that kung hindi ka sasaw-saw sa politika. Okay? With regards sa pagtulong, Sir Manny, kaya mong tumulong without the help of the money from the government. Okay? You have your own. You have your own business. And I know for sure na the time or every time na tumutulong ka, God will
multiply the blessings that you have. Kaya nga, di ba, naging successful ka dahil nga andyan yung Panginoon sa iyo. Kaya I am telling you, as a simple citizen in this country, I am telling you na you should choose the third one. Tama, the third one. Which is mag-give up na sa politika. Yes, Sir Manny, yan po yung masasabi ko sa inyo. Yan po yung nakikita kong pinaka the best na gawin mo para sa sarili mo. And of course, again, this is just my opinion. Hindi ko sinasabing dapat mag-agree kayo sa sinabi ko. Ewan ko kung ako lang yung nag-iisip ng ganito, ha. Pero para sa akin, I felt na mas ito yung pinaka the best na gawin ni Sir Manny Pacquiao para sa sarili niya. Okay? So, yun nga. Let's respect each other's opinion. Kung mayroon kayong gusto ding sabihin, mag-comment lang din kayo dyan sa baba. At makakasa kayo kung mag-reply ako sa inyo. Yun nga. Salamat sa inyong panood sa aking video. Again, this is Bandolina Channel. God bless you, everyone.